nandun lang siya sa gilid na hindi siya nakikihalubilo, ako yung nasasaktan. Kasi para ako yung gusto kong umiyak na ganun yung sitwasyon ng anak Hindi ko. nakasabay yung anak ko yung first year high school siya dito sa Spain. So, ang nangyari, dumating sa point na ayaw na niyang School kasi pumasok. hindi niya maintindihan yung tinuturo Yan ng ang anak ko nung teacher. time na yon. Ayaw na niyang pumasok, gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. Welcome back sa akin channel at para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Ganda Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayon, samahan nyo akong mag-ayos at habang nag-aayos ako, kwentuhan tayo. Sasagutin ko lang yung nagtanong na kung paano nga ba nakapag-adjust yung aking iho dito sa Spain pagdating sa kanyang studies dito sa Spain. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click na rin pati ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so start na tayo. So first, maglalagay muna ako ng primer. So yung anak ko nakarating dito sa Spain kasi nga pinitisyon namin siya, no? As family reunion. So petition as family reunion. And then nakarating siya dito sa edad na 2018 yun eh. 12 years old siya. 12 years old. Wala naman naging problema sa Pilipinas pagdating sa kanyang mga papeles kasi aprobado naman yung petition namin sa kanya at nakalagay nga ay aprobado. Nakalagay dun sa papel niya na lumabas dito sa Espanya. And then, pagdating niya dito, excited siya. Siyempre, excited siya. And then, siyempre, mga pumapasyal-pasyal kami. Pero, ang pinaka-challenge sa amin, lalo na sa kanya, ay yung nag-start na siyang mag-aral. Nag-start siyang mag-aral. So, in-enroll namin siya. Madali naman yung pag-enroll sa kanya. Afternoon. By the way, yung makeup, primer na ginamit ko ay yung Makeup Academy. Cream primer siya. Sobrang lambot nito sa skin. Perfect siya na maging canvas bago ka maglagay ng foundation. And yung foundation na ginagamit ko ngayon ay yung nasa face ko ngayon ay etong Hourglass. Hourglass. And then, so, yun na nga. So, nakapag-enroll na siya. Bumili na kami ng mga gamit niya. Excited din siya pumasok eh. Excited din siya. Pero ramdam ko na kinakabahan siya. Which is normal naman yun. Kasi, panibagong environment eh. Sa school. Tapos, yun nga. Hindi niya alam. Hindi pa siya marunong magsalita ng Spanish nung time na yun. And then, nung umpisa, okay naman. Okay naman siya. Hinahatid namin, hinahatid ng asawa ko. Kasi ako maaga ang pasok ko sa umaga. Pero nung time na nag-start siya, nagpaalam ako para maihatid ko siya sa school. So, hinahatid ko naman siya. Pero nung nagtagal, asawa ko na. Nung umpisa. And then, so, hinahatid namin siya. So, yung nagtagal-tagal na, napapansin na namin na nahihirapan siya. Tapos, yung time na hinatid ko siya, makikita mo na nahihiya siya. Kasi sa Pilipinas, hindi naman siya ganun kahiyain eh. Hindi. Pero dito kasi, understandable yun na ganun. Yung kapag hinahatid ko siya, nandun lang siya sa gilid, hindi siya nakikihalubilo. Why? Kasi, hindi siya marunong ng salita dito sa Spain. So, hindi niya alam kung paano i-approach yung mga kaklase niya. And dito, sa school nila, ilan lang sila ng mga kaklase niya. So, minsan 25 na estudyante lang sa isang room. And kada room, kasi first year siya nung pumasok dito, akala namin, grade 6 siya. So, in-accept siya as Primera ESO. So, first year high school dito sa Spain. Plus, bukod sa konti lang silang estudyante sa isang room, yung high school dito, dalawang section lang. Hindi ko alam sa ibang school ha, pero sa school nila, kung saan namin siya in-enroll, dalawang section lang sila. At yung section, hindi section 1, hindi siya section 2. A or B, yun lang yung section dito. And umpisa okay naman eh, okay naman siya, nagkaroon siya ng mga friends kahit hindi sila nagkakaintindihan.
Pero ang pinaka-challenge sa kanya yung academics. Nahirapan siya talaga kasi wala, kasi may nag-English na teacher, pero pag English subject lang. Pag ibang mga subject like yung meron nga siyang subject dapat na Francais eh. Hindi namin yun pinakuha sa kanya kasi kailangan niya mag-focus dun sa language nga. So, yung lengua, additional lengua yung kinuha sa kanya na subject. And then, so yun na nga. So, pagdating sa ibang, sa English, okay na, nagsasalita ng English yung teacher. Pero pagdating sa ibang subject like yung mga, may mga subject dito na ang tinuturo, kasi nakita namin yung mga assignment na binibigay sa kanya. Like yung math. Yung math dito na tinuturo, first year pa lang, kala mo nasa third year high school na. Diyan sa Pilipinas. Pero dito kasi advanced sila. Tapos, okay, so magkikilay na ako ngayon. So, yun nga, so, sa English subject lang nag-i-English yung teacher. Pero pagdating sa ibang subject, Spanish yung talaga yung pinag-uusapan. Spanish yung salita ng teacher. So, hindi nakasabay yung anak ko sa yung first year high school siya dito sa Spain. So, ang nangyari, dumating sa point na ayaw na niyang pumasok. Ayaw na niya talagang pumasok. Yung time na masakit daw yung katawan niya, nilalagnat, tapos yung talaga nilagnat talaga siya. Hindi lang yung nagdadahilan siya. So, after niyang naging okay, ayaw na niyang pumasok. Kasi yun nga, in-explain niya na nahihirapan nga daw siya sa school kasi hindi niya maintindihan yung tinuturo ng teacher. So, normal yun. Kasi dito kasi sa Spain, yung pinapasukan niya, sinabi ko sa teacher yung problema kung bakit ayaw niyang pumasok. Kasi ilang araw na siyang absent. So, kinausap ko kaagad yung teacher. So, ang ginawa ng teacher nila gito, kasi dito kasi sa Spain, yung school na pinapasukan niya ay academics lang. So, hindi sila yung may responsible para matutong mag-Spanish yung tao o yung bata na bago sa school nila. Okay, so now naman, mag-eyeshadow na ako. At yung gagamitin kong eyeshadow palette ay yung Huda Beauty. So, yun yan. So, ayaw nang pumasok ng aking anak. So, kinausap ko kaagad yung teacher. So, ang sabi ni teacher, kausapin namin and bigyan pa namin ng ilang araw. So, fine. So, kinakausap namin. Pero, ayaw niya talagang pumasok. So, bumalik ako. Kinausap ko agad yung teacher. So, ang ginawa ng teacher niya, ganito. So, yun nga. Sabi ko nga kanina, yung school nila ay hindi para matutong mag-Spanish. Para hindi siya language school. Kasi academic school siya. So, ang ginawa ng teacher niya, pati na rin yung, kasi yung advisor niya, doon lang ako nakikipag-communicate sa advisor niya eh. So, yung advisor niya, sinasabi doon sa ibang mga teacher niya sa kada subject. And then, after noon, kinag-usap-usap sila, kasama na rin yung director. So, ito yung sinabi sa akin ng teacher niya. So, nag-usap-usap sila, and then they finalized doon sa decision na, kasi ang gusto na ng anak ko ng time na yon, ayaw na niyang pumasok, gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. Oh, 'di ba? Gusto na niya talaga umuwi ng Pilipinas nung time na 'yon. So, yung communication namin ng teacher niya open. So, sinasabi ko kaagad sa kanya. So, sinasabi ng teacher niya hindi pwedeng hindi mag-aral yung bata dito sa Spain kasi mandatory na kailangan hanggang 4th year high school makatapos yung bata. So, kung gusto pa niya mag-bachelorato, okay. Okay, primera saka segundo. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung ano yung bachelorato na yan. Saka segundo bachelorato, hindi ko alam. Pero yun nga sinabi ng teachers, sa akin, kailangan makatapos siya ng high school. Kasi yun ang mandatory dito sa Spain. And then, after nun, so nag-usap-usap yung teacher niya, pati yung director. So, ang katuwiran ng anak ko nun, kung bakit ayaw niyang pumasok. Kasi natatakot siya na bumagsak. Tapos siya bumaksa kasi sabi niya, doon na lang daw siya sa Pilipinas mag-aaral. Kasi sa Pilipinas, hindi naman daw siya nahihirapan doon. Plus, hindi siya bumabaksak sa mga subject niya sa Pilipinas. So, dito, natatakot siya na ganun yung mangyari. Tapos, hindi, yun na nga, nag-usap-usap yung mga director, pati yung kanyang mga teachers, and ang solution na naibigay nila para sa amin, para sa bata, kasi ayaw na niya talagang pumasok, ayaw na niya pumasok. So, ang ginawa ng teachers, ng mga teachers niya, nagbigay sila ng isang oras
para, hindi ko alam kung araw-araw ba yon o dalawang beses sa isang linggo, nagbigay sila na isang oras para dun sa anak namin na para i-tutor para sa salita ng Spanish. So, para makasabay siya sa pagdating sa subject. So, bukod sa kanyang mga subject, meron pa siyang extra na subject na tuturuan lang siya para mag-Spanish. So, yun yung sinabi sa akin ng teacher niya. And kasi normally kasi ang time dito ng bata, ng mga estudyante, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. After ng alas 2 ng hapon, uuwi sila kasi kakain. After nun, babalik sila ng alas 3:30 hanggang alas 5 na ng hapon yon. So, tapos na yung klase nila lang ganun. So, ang ginagawa, sinisingit yung language na Spanish doon sa anak ko para lang matuto siya. So, ginaid nila yung bata. So sa amin, okay yon. So, kahit papano, at magandang nangyari kasi doon, yung teacher nila, yung teacher ng anak ko, nakipag-cooperate kung paano matutulungan yung bata. Kasi yung time nga na yun, ayaw na talaga pumasok ng anak ko. Ayaw na niya talaga. As in, nakabayad na kami ang tuition niya, kompleto na siya ng libro, tapos nakabili na kami ng kanyang mga gamit. As in, kompleto talaga siya kasi nag-iisa lang yan eh. Tapos ayaw niya pumasok. So, hindi pwede na hindi siya mag-aral. So, sabi ng teacher, hindi pwedeng, hindi rin naman namin siya pwedeng iuwi ng Pilipinas kasi kaya nga namin siya kinuha mag-asawa kasi para makasama namin siya. May time nga na yung nasa, kapag hinahatid ko siya, yun nga, ayaw na niya pumasok, diba? Kapag hinahatid ko siya, nandun lang siya sa gilid na hindi siya nakikihalubilo, ako yung nasasaktan. Kasi, para ako yung gusto kong umiyak na ganun yung sitwasyon ng anak ko. Kaya, yung ayaw na niyang pumasok, naintindihan namin, pero hindi pwedeng masunod yung gusto niya. Kasi kami ang magulang, siya ang bata, so ang gusto namin ang dapat na masunod. Pero in-explain namin yun sa kanya. Plus, yung kinakatakutan niya na baka daw kasi umulit siya, baka may bumagsak siyang subject, in-explain namin yan sa kanya na sinabi ng teacher niya na okay yon na hindi yun masama na umulit siya o may bagsak siyang subject kasi nag-uumpisa pa lang siya at understandable yun kasi nga hindi niya pa naiintindihan yung salita ng Spanish. So, okay lang na umulit siya. So, yun nga. So, in-explain namin sa kanya na okay lang na umulit siya. Importante, may matutunan siya kada araw na pumapasok siya sa school. And yun nga, ang maganda, yung kanyang mga teacher ay ginaid naman siya. So, para ang nangyari, nagkaroon siya ng private tutor sa school pagdating sa Spanish language. Okay, so now magka-blush on na tayo. At ang blush on na gagamitin ko ay etong liquid blush from NARS. And yung shade ay Orgasm. So, yun nga. So, after na makapag-desisyon yung mga teacher ng solution para sa anak namin, so, pumasok na siya. As in, pumasok na siya. Pero, nahihirapan pa rin siya nung umpisa. Pero, unti-unti, nakikita namin yung kanyang development. Unti-unti. Kahit pa hindi ganun ka nataas yung kanyang mga grades sa school, okay lang. Kasi, unti-unti, nakikita namin yung development eh, sa kanya. And then, so habang tumatagal, nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, nakapagsalita na siya ng language. Kahit hindi nga lang ganun ka-fluent, pero kaya na niyang magsalita sa harap ng mga klase niya, sa harap ng kanyang teacher, alam na niyang i-explain yung sarili niya. Kahit na bako-bako yung kanyang Spanish, okay lang. So, okay lang. At least, kaya na niyang makipag-communicate pa konti-konti. So, yun nakikita namin sa kanya. Kaya natutuwa din kami. And then may mga times rin na sinasabi niya sa akin na makailangan ko ng libro na ganito para dun sa kanyang special class. So, binibili namin yun. Basta, ang pinaka maipapayo ko lang sa inyo, kapag may mga anak kayo na kinuha nyo at sinila nyo dito, so na syempre part ng pagigigtan dito nila ay yung mag-aral, lalo na kung nasa high school or elementary, i-guide nyo sila, pero hindi pwede na yung gusto nila masunod. Tapos, kailangan open yung communication ninyo dun sa kanyang advisor. Kailangan alam ng teacher niya kung ano yung nangyayari sa kanya, kung ano yung problema. Kasi, based nga sa aking experience, sila rin yung nakapagbigay ng solusyon sa problema ng bata. Kasi,
nung time nga na yon na ayaw na niyang pumasok, ang pinaka naisip ko noon ay kumuha ng tutor. So gusto na namin siyang kuhanan ng tutor noon. Pero ang problem, komplikado. Yung oras kasi ng klase niya hanggang alas 5. Tapos yung tutor, alas 7 ng gabi. So, hindi pwede kasi hahatid pa namin siya dun sa alas 7 ng gabi. So, ang pasok niya alas 9. Ako rin may pasok. So, hindi, komplikado. Komplikado sa oras ng mag-asawa at the same time, komplikado din sa oras ng bata sa school. And then, I say, buti na nga lang may naisip na ganun yung teacher nila, yung teacher niya na solusyon. So, tinututor siya. As in, parang ang nangyari nga, nagkaroon siya ng private tutor sa school. So, now, so, ibiblend pa natin yan. Ibiblend pa natin yan maya, yung aking blush on. So, now, mag-lipstick na ako. At ang lipstick na gagamitin ko ay from Kiko, yung Rosetto na lipstick nila. At ang shade ay, ano bang shade nito? Rosy Mauve. Benedict! Aki, Benedict! Benedict! Okay, Benedict! Okay, 1, 2... I'm here! Yeah! 1, 2, 3... Now naman, yung finishing powder na gagamitin ko ay from Airfit Cover Powder Pack. Korean to, na pinadala ng YesStyle. So, i-blend na natin tong blush on. So, unti-unti, naging okay na siya. Naging okay na yung anak namin. Tapos, nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan niya. Minsan nga, kakulitan pa niya. Paano? Paano, Benedict? Ano? Paano ka naka-adjust sa school? Tinakot. Hoy, sugod ka na maayos. Paano? Sanayin mo lang. Sanayin na? Sarili mo. Sarili niya. So, siya ang tutulong sa sarili niya. Mag-encourage din. Parang ano lang naman siya. Natutulong naman ako sa ano eh. Matututo ka rin pag nasanay ko doon. Hindi ka sa akin na kailangan mo sa Spanish? Oo, oh, yun nga yun. Oh, ano yun? Kayo lang dalawa, yun? May kasama si Gibbons. Pero hindi kayo, hindi buong klase? Hindi. Ah, so para matutukan kayo? Oo. Oh. Para special class. Para mas matutukan mo Spanish. Special class? Hindi naman nagagalit pag hindi mo makuha. So, ganun ang ginawa sa kanya. Nung nag-uumpisa siya dito sa Espanya, kasi yung time na yun, ayaw na talaga niyang pumasok. Nung time na, kasi nga nagkaroon siya na nahirapan siya sa language dito sa school, dito sa Espanya. Tapos pagdating sa academics, mas mahirap. Alright, my love. So, tapos na akong mag-makeup. Okay na yung makeup ko. So, sana doon sa nagtanong, nasagot ko yung tanong mo kung paano maka-adjust yung anak mo dito sa Espanya. And good luck sa anak mo. And so, yun nga, tulad nga sinabi ko, kailangan open yung communication ninyo ng teacher niya, especially yung kanyang advisor. And explain nyo rin sa bata na hindi pwedeng hindi siya mag-aral. Kasi may time talaga, may pagkakataon na gugustuhin niya na ayaw na niya mag-aral. Hindi ko alam sa ibang bata na nandito sa Spain, ha? Na dumating dito sa Spain. Hindi ko alam kung ganun din ba yung nangyari sa kanila na tulad na experience namin mag-asawa sa anak namin. Kasi nga ayaw na niya talagang pumasok na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Pero yun nga, in-explain namin sa kanya na hindi pwede namin siyang iuwi ng Pilipinas. Kasi nga, kaya namin siya kinuha kasi para makasama namin siya. Plus, hindi pwedeng hindi siya mag-aral dito sa Espanya. And huwag siyang matatakot. So, tulad nga na sabi ng anak ko, may advice yung anak ko. Sabi nga na anak ko, ikaw yung tutulong sa sarili mo. Kailangan mong maging matatag kasi pagdating sa school, hindi mo kasama yung magulang mo eh. Hindi mo kasama yung magulang mo. Kailangan maging matatag kasi ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo pagdating sa pag-aaral dito sa Espanya. Last, understandable yon na kung uulit ka, okay lang. Understandable yon kasi nag-uumpisa ka pa lang sa language dito sa Espanya. At understandable yon na hindi mo maintindihan yung kada subject mo sa school. So, okay lang na umulit. Mag-aral ka na mabuti, importante, araw-araw kang pumapasok para kahit pa konti-konti may natututunan ka. At para naman dun sa mga magulang na nagtatanong ng ganyang tanong na tulad ng sinagot natin ngayon,
alalayan nyo yung anak nyo, alalayan nyo sila, pero huwag nyo silang ipupush na kailangan ganito, kailangan ganyan, kasi importante pa rin yung mental health ng anak natin. Mas importante yun kesa sa kahit na anong language na dapat nilang matutunan. Mas importante yung mental health na anak namin. Lagi namin sinasabi sa anak namin na sa amin okay lang na makapasa ka, hindi namin hinahangad na magkaroon ka ng sobresaliente na grades. Okay na sa amin kung ano lang yung kaya mo, importante, ginawa mo yung best mo para makapasa. At yun nga sinasabi namin sa kanya nung umpisa na okay lang na kahit na hindi ka pumasa kasi nag-uumpisa ka pa lang. Assuming yun kasi wala kang alam. Wala kang alam sa kanyang sa lingwahe dito sa Espanya, wala kang alam. Pero kapag ka may alam ka na, so unti-unti matututunan mo rin niya. At kapag ka may alam ka na, syempre hindi namin hinahangad na kailangan masyadong mataas yung grades mo. Masaya na kami na makapasa ka, masaya na kami na araw-araw may natututunan ka sa school. Okay, so thank you for watching, my love. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon. At dun sa nagtanong, sana nasagot ko ng naayon sa gusto mong sagot yung ibinigay ko na sagot sa iyo ngayon. So thank you for watching, my loves, at sana nga nagustuhan mo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan mo itong video natin ngayon, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mong i-share itong video natin ngayon sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Thank you for watching, my loves. Pero bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pa yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye, my loves! Thank you!